Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung update kay Nitro. Baka may mamiss tayo, sobrang dami nilang in-update. So yan, in-game updates muna tayo. Ano ba yung mga in-game updates nila? So may new content, Party Dungeon will be added. So ito na yun guys, Party Dungeon. So 3 times a week to, nare-reset siya tuwing Monday alas 4 ng madaling araw. So guys, para sa inyo dapat maganda na yung ano yun dito, no? I-run. Pwedeng Sabado para ma-max nyo yung upgrade nyo. Diba? Maganda to tuwing Sabado. Para yung upgrade ng character nyo is mas solid. Okay, makapunta kayo sa stage 4, stage 3. Napakalaki ng ano niya na gold ha. Tapos magkakaroon pa kayo dito ng bracelet. Which is nakakarap naman yung bracelet guys. Kaso nga lang ang mahal nung sarir. Pero yung sa green, yung kulay uncommon, pwede na yan makrap. Napakamura lang. No? Quartz mineral lang, tsaka iron ore. Ayan, pwede nyo na siyang i-crop ngayon na. O, diba? Crop nyo na, pwede na. Makakaroon kayo ng damage rate ni Gison, no? Yung parang ano yan, deso. Tapos crit damage 3 pa. Sobrang solid. Tapos nasusot yan dito sa... Ayan, accessory siya. So, meron pa palang isa dito. It's either na amulet siguro to, no? So, tingin yung amulet. Yun, magkakaroon pa pala na isang bilog dito. Tapos dito rin, no? Ilang bilog pa yung madadagdag. Lalo na to. So, marami pa palang update to sa equipment, no? Hindi pa yun sagad. Okay? So, ayan, Party Dungeon, 3 times a week. Yan yung unang update nila. Pangalawa, new events with a variety of rewards to support crew growth. Eto, mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo sa pangatlo. Dalawang new season pass update. So, ito yung crafting pass and gold pass. Itong crafting pass, binibili guys. Kaso, dito yan nabibili. $29. $30 halos, no? So, ayan. Crafting pass. At saka to, 19. Doon sa 7 days elite. So, pag-usapan na natin itong new events with a variety of rewards. So, unahin na natin dito, Nitro, ayan. Nitro Gear Enhancement Order. So, attempt to enhance plus 5, 15 times. So, medyo mahirap to, no? Pang ano to, pantal powers to eh. Tapos ito, Spell Infusion, medyo mahirap din. Lalo na wala pa naman tayong Spell Infusion sa mga high level. Katulad nito, epic ang gamit, guys. Okay, so hindi natin mauwa tong reward na to. Ito, Sentinel Fortress Reclamation Order. Ito, medyo madali. Pwede lang siguro itong Combine Weapon Style. Ay, hindi. Madali lang din pala to. Basta bilhin nyo yung Summon Pass, no? Taka makakuha kayo ng Party Dungeon Raid Ticket. Bound nga lang, no? 20 days left until item expire. Oh, so, may expire to, guys. Ito, pinakamadali. Deepit Master, 40,000. Sobrang dali na lang yan. Tapos, Contribution Coin. Sobrang solid, guys, ha? Contribution Coin, pambili ng pangkrap sa ano sa glider, 'di ba? Kasi nga meron silang ano dito eh, 'yan oh. Sakto dito. Talagang sinasakto nila yung event, no? Ito yung 14 days check-in kasama yan sa growth. Tapos ito pa yung contribution coin. So mga 75k ka diyan, mabibili mo na agad yung rare na skill sa contribution coin. Sobrang solid ng kanilang sa growth. Tapos meron pa silang drop event. Ito napakalupit kasi nakalagay dito mas madaming monster. Mas madami kang mapupulot na gold. Ayan, more gold obtained from hunting field monster. Field monster that are level 43 or below. O, mas mababa doon, guys. Hindi mas mataas, di ba? Hindi higher yung nakalagay below. So, if sabihin, ang maximum is level 43, which is doon ako natambay, guys. Kaya tatry natin na 1 day AFK ako doon. Tapos tingnan natin kung ilang gold yung makukuha ko. Kaya napaka-solid, lalo na doon sa mga level 7 siguro, no? Try nyo mag-farm ngayon, talagang mapaparami ang inyong gold coins, okay? So, talagang pinapaabot na tayo doon sa 9 million na kailangan natin sa mga rare skill. Kasi upcoming na yung ano eh, yung bagong skill na 34 million. Hindi ko alam kung 34 million yun, guys. Okay? So, ano ba yung mga nakalimutan natin? Meron pa pala. Punta kayo sa Battlefront. Ayan, meron ditong binibentang pang codex. Okay. Pang codex, guys. Ayan. Dito, meron daw dito sa merchant na nabibili na pang codex. Ano kaya yun? Eto. Nakaw. Napakamahal, no? 90k. Kulang ako, mga boss. So, kailangan natin itong i-farm. 8 per server. So, 8 piraso. So, ayan. Maganda. Dual damage, guys. Kaso, 8. 8, mga boss. 8. 8 piraso. So, almost 1 million yun ah. No? 720,000 ang kailangan yung isignate token. So, dito maburn yan. Kasi nga,
Sabi nga nila, may expire na to sa May 14, 2024. So, sakto pang burn yan. Eh, sakto yan guys, 720k, sobrang laki. Sayang naman yung stats. Tingnan natin kung permanent yun. Parang event lang ata. Event lang siya eh. 28 days left lang siya. So, sa bagay, wala ka naman pagkukunan yan eh. So, ang importante muna dito, syempre, bilhin nyo muna itong mga ganito. Bago tayo dumako dyan, di ba? So, kung may sobra, nga, pwede mo ibili na per day kahit isa-isa. Kasi 150,000 naman yung farming mo ng insignia per day eh. Unless kung mapiki ka. Okay? So, yun lang yung mga update kay Nightcrow. Kung may nakalimutan ako, i-comment nyo na lang dyan sa baba. Pero as ayun na lahat na natin ata yan, yung mga halagang kailangan information dito kay Nightcrow. May nadagdag yung mga emoticons na. Nadagdagan na 10 emoticon. Ayan. So, yun lamang guys. Yun lang yung mga update kay Nightcrow. Kung may nakalimutan ako, i-comment nyo na lang dyan sa baba. Huwag kalimutang mag-follow, i-like, i-share yan. Tapos mamaya guys, try natin mag-live hanggang sa muli. Paalam!